yung tirada, yung jukebox at professional liar na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sinagot po yan ni Morales. Oo. At ito yung sagot niya ngayon. Oh, panoorin natin, ha. Ano masasabi mo dun sa sinabi ng Pangulo na kayo daw po ay isang professional liar? Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo. Oh, sabi ni Ten Cross, Boss MJ, ilabas ko na ba? Ilabas mo na yan, di ba? Oh. Oh. Di na sure yung 2 months, MJ. Oh. Oh, naawa daw si ano si Morales kay Pangulo. Mm. Dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Ah. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at ito yung ni-reveal. Oh, yun nga. No, bakit galit na galit sila kay Morales, di ba? Yung pagkakasangkot ng pangalan ni Bongbong Marcos ay resulta ng investigasyon na ginawa ni Morales. Oh. Wala naman, hindi naman sila pinagbibintangan, di ba? Oh. Pero bakit ganun? Ba't galit na galit kayo? Pasong-paso kayo kay Morales ngayon, ha? Oh. Yung confidential informant at kinireduce ko nga doon sa Sony statement. At alam mo, ito yung ano eh, no? Ito yung pagkaganito yung ano niya, no? Ba't hihinala siya, no? Ito yung pinatawag na napapraning, ano? Napapraning pala. So, alam mo yung napapraning, yan yung may mga nag-a-addict. Oo, yung mga drug addict, napapraning lagi, yung mga tamang hinala. Oo, napapraning yan sila. Pagka meron kang sasabihin, kahit hindi mo naman sila yung pinatutukuhan, di ba? Kahit hindi naman sila yung tinutukoy mo, bigla siya magre-react eh. Oo. Bigla yung mga magre-react kahit wala ka namang ginagawa, no? Kahit wala ka namang ginagawa kasi tamang hinala nga. Mm-hmm. Ganun yung mga adik eh. May mga kakilala akong ganun eh. Tamang hinala. Wala ka namang ginagawa pero galit na galit sa'yo. Kasi para isusumbong mo ata. Mm. Well, ang gulo mo ah. Sinumbong mo ako ah. Oh, ganun. Susumbong mo ako. Pakatambay lang naman kami dito. Wala naman kami ginagawa ah. Oh. Kumbaga parang defensive. Oo. Defensive. Oh, tuloy mo. Nakakaawa siya dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagpapawal na gamot. Naku po! Matindi to. Oh, parang ano, ito na ata yung epekto ng ipinagbabawal na gamot. So, ibig sabihin, talagang ano, naniniwala talaga si Morales na gumagamit talaga itong presidente natin. Diba? Hindi niya sasabihin yan eh. Hindi niya sasabihin yan kung halimbawa hindi niya nakita na yung picture na yun. Oh, so the fact na idinidiin niya na ito ay epekto ng pinagbabawal na gamot. So ibig sabihin siya ay naniniwala. Okay? Naniniwala na totoo talaga. Naku po, grabe to. Oh, actually ngayon ko lang to napanood. Oo, itong video na to, sinama ko lang dito. Oh. Sa kanya. Kaya pagka ganito yung ano no, yung kilos ng pananalita ng ating pangulo eh marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Ano 'yon? Yung magpa-hair follicle drug testing siya. Yun naman talaga. Dapat ganun talaga, pero kailangan diyan yung transparent, lahat naka-video, 'di ba? Lahat naka-video, lahat naka-record. Yan, 'di ba? Braveheart, lakas tama. O, tapusin natin 'to. Kasi ako sumulat na ako sa kanya eh. Pinormalize ko na yung sulat ko sa kanya at inihibo ko siya na ipakita sa taong bayan. Magpa-drug test siya. Kaya naman pala galit na galit. Kaya naman pala galit na galit, di ba? Ikaw ba naman sulatan mo yung presidente, pinapag-drug test mo? Magagalit talaga sa'yo yan, no? Kahit sabihin pa natin na talagang totoo yung sinasabi, totoong gumagamit talaga, tapos susulatan mo, sabihan mo na magpa-drug test, sabay, magagalit talaga yun. Oh, tingnan mo, jukebox ka daw, tapos professional liar, di ba? Oh, pero napatunayan naman natin kung sino nagsisinungaling base doon sa mga pinakita nating video kanina. Kasi wala po ako makita na
kahit anong video or a statement na nagsisinungaling itong si Morales. May nakita ko, may mugshot siya. Oo, pero na-dismiss naman yung kaso na yun. Naganap talaga ako naganap. Pag naganap ko na naganap ng video dyan na makikita mo yung mga interview niya nung mga nakaraan na ibinuking niya yung kalokohan sa PDEA dati. Pero yung na-convict siya, napatunayan na siya ay may sala, may nagsinungaling, parang wala po ako nakikita. Kasi kanina nag-research po ako bago natin na gawin yung topic na to. So linawi lang natin, gumawa ka lang ng report. Hindi mo siya inakusahan? Oo, gumawa lang ako. Naging party lang ako ng pagkuha ng sworn statement ng confidential informant. Yung confidential informant, ang may personal knowledge. Yun ang nakakita sa kanya. Hindi ako. Kaya walang dahilan para sabihan ako na nagsisinungaling. Yun. Wala naman palang dahilan, Mr. President eh. Oo. Oh. Wala naman palang dahilan, Mr. President, na sabihan mo siya ng kasinungalingan. Eh, napatunayan tuloy naman na ikaw nang sinungaling. Okay? Excuse me. Miss Goodshot CIA, hello. Magandang gabi. Diba? Tuloy. Yun, ang burden of proof nasa kanya. Magpa-drug test siya. Yan. Para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Yun na nga ang sinasabi natin, di ba? Yun na nga yun eh. Kaso ang problema, ayaw naman patunayan, di ba? Oo. Oh, ano ka? Pagkanang kapagupot, ang panwat ay mahimong na ila ang pagpuot. At sa atbol, pagkakagbobol, ang tagpay ni pesos na bugas, wan isulpol. Pagkakagbobol, ang sa atbol. Ang tabay ni Petos na bugas, wanisun. Ibig sila mauni, di na tinuon. Tinuon, anak mo, mahal, pasunod mo. Inausan na yung tikaron. Ang pasali, tituloy. Paliyon na, ibalik na, inaaliyon. Diba? O, ulitin natin yung sinabi niya. Hindi ko na ikakat. Diretso. Ano masasabi mo dun sa sinabi ng Pangulo na kayo daw po ay isang professional liar? Alam mo, nakakaawa ang ating Pangulo, no? Dahil wala akong natatandaan na inakusahan ko siya. Yung pagkakadawit ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at ito yung nireveal ng confidential informant at kinireduce ko nga dun sa sworn statement. At alam mo, no, ito yung ano eh, no? Ito yung pagkaganito yung ano niya, no? Nagkihinala siya, no? Ito yung tinatawag na napapraning, ano? Napapraning. Nakakaawa siya dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagpapawal na gamot sa kanya. Kaya pagkaganito yung ano, no? Yung kilos, yung pananalita ng ating Pangulo, marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan. Yung magpa-hair, polical drug testing siya. Kasi ako, sumulat na ako sa kanya eh. Pinormalize ko na yung sulat ko sa kanya na at inihibo ko siya na ipakita sa taong bayan. Magpa-drug test siya. So, linawi lang natin. Gumawa ka lang ng report. Hindi mo siya inakusahan? Oo, gumawa lang ako. Naging party lang ako ng pagkuha ng sworn statement na confidential informant. Yung confidential informant, ang may personal knowledge, yun ang nakakita sa kanya. Hindi ako. Kaya walang ano, no, walang dahilan para sabihan ako na nagsisinungaling. Ngayon, ang burden of proof nasa kanya. Magpa-drug test siya para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Nako po, lalong magngingit-ngit 'yon sa iyo. Ikaw mo naman, paulit-ulit mo kada na i-interview ka, you know? Kada na i-interview ka, sasabihin mo na magpa-drug test, tapos sinulatan mo pa, talagang magagalit sa iyo. Grabe ito eh. Nako po, oo, delikado ka dyan, Mr. Morales. Pero alam naman natin na may security ito. Mukhang binigyan ata ng security ng Senado ito si Mr. Morales. No? So yun, yun lang naman. Diba? Tama nga naman ang sinasabi ni Mr. Morales.
sinasabihan mo akong sinungaling, pero ikaw, ayaw mo naman patunayan yung binibintang sa'yo ng taong bayan. Di ba? sabi ni Jane Blambert, tumalikod na nga after interview. Syempre, tumalikod na eh. Baka matanong pa ng iba eh. Baka matanong pa ng ibang question, baka magkamali pa. So now, katulad nito, mga sinungaling talaga sila eh, no? Katulad nito, yung sinasabi nila, si Pangulong Duterte, itinuturo si Pangulong Duterte diyan sa mga problema diyan sa West Philippine Sea. Okay? At nalaman natin nung nakaraan na yung China ay naglabas ng statement na mayroon daw silang ebidensya ng kasunduan ng New Model Agreement ng Pilipinas ngayong Pilipinas at China ngayong kasalukuyang administrasyon. Nako, no. So eto na ngayon 'yon, mga kapatid, ha. Ipakita ko sa inyo. Model agreement. Nako po, delikado 'to. Okay, so ang title nito, What a President. He made us again the world's laughingstock. Oh, 'di ba? So ibig sabihin po nito, ay hindi pala hindi pala nakakarga. Wait lang, ikarga natin. Paliitin ko lang yung sarili ko para sana yon. Yon. Yan, okay? Ano nakalagay dito? Ano nakalagay dito? Sabi niya, ito po ay artikulo ni Rigoberto Tiglao diyan sa Manila Times, no? Oo. So sabi niya dito, what a president. He's made us again the world's laughing stock. So ibig sabihin, dahil sa ginagawa ng presidente, dahil sa ginagawa ng presidente, mga kababayan, pinagtatawanan tayo ng buong mundo. What a president. He's made us again the world's laughing stock. What a president. It turns out that it was President Ferdinand Marcos Jr. who authorized, or even ordered, the implementation of a new model proposed by China to de-escalate tensions in Ilongan Shoal that resulted, after the Philippines unilaterally abandoned the model, in the water cannoning of Philippine Coast Guard vessels and hired civilian ships that tried to supply the BRP Sierra Madre stuck in the area. This is according to the transcript released by the Chinese embassy in Manila of a purported conversation in November last year between an identified Chinese diplomat and Armed Forces Western Command, WESCOM, head Alberto Carlos expounding on the new model which he said had been approved by Marcos, Armed Forces of the Philippines, AFP, Chief Romeo Bronner, Defense Secretary Gilberto Teodoro, and National Security Advisor Eduardo Año. For months, Marcos' Defense Secretary, his National Security Advisor, even the Foreign Affairs Secretary, kept denying there was an agreement, with even a low-ranking official, the Philippine Coast Guard's talkative spokesman, J. Terriella, calling the Chinese constant liars. ASAP. These officials should resign ASAP. How can they have the gall to stick to their posts when they have been exposed either as liars, they knew there was an agreement but insisted there wasn't, or they are officials in crucial posts whom Marcos didn't trust to tell them that there was a pact. This is mind-boggling. Instead of denying that the president had approved of the new model, Defense Secretary Gilberto Guibo Teodoro Jr. admitted he had not been told about it by Marcos and declared that the Chinese had violated the country's anti-wiretapping law. In the next sentence though, he claimed the taped conversation was fake. With such bad blood now between Teodoro and the Chinese, how can he now meet Chinese diplomats to discuss many, many military-related things involving his country and China? Our defense secretary can no longer talk to the second most powerful military in the world. Teodoro also said that only the president and nobody else could enter into an agreement on the West Philippine Sea. Isn't it obvious that it was Marcos, as commander-in-chief, who ordered WESCOM head Carlos to enter into the agreement? While the transcript did not categorically say that Marcos authorized or ordered the Navy's adoption of the new mode, Carlos, a much-respected Navy official with the rank of Vice Admiral, could not have usurped the President's powers, especially one involving our foreign relations. If he did not get the President's authority, he could be court-martialed for usurpation of authority, a grave offense that could get him discharged from the service, thrown in jail and lose all retirement benefits. Transcript. The transcript the Chinese embassy released had this statement by the Chinese diplomat. Last of course, this proposal has been approved by, redacted, General Bronner, Secretary Guibo, and Secretary Año. The redacted part, see image,
could only contain Marcos' name. Even the redacted space could have been filled up only by President Ferdinand Marcos Jr. Okay. As of the deadline for this column submission, Marcos has not replied to the Chinese embassy's earthshaking revelations. Westcom head Carlos was relieved of his command the day the embassy released the transcript. He could not be reached by media such that his comrades in the military have reportedly started to get worried. Carlos has had a distinguished career in the Navy and headed the Navy's Philippine Fleet, or the second component in its organization, the other being the Marines. Filipinos deserve to know if the conversation between him and the Chinese diplomat on the new model is accurate or not. The Foreign Affairs Department issued a totally inane statement. The DFA, Department of Foreign Affairs, cautions Filipinos against falling for false narratives. Resorting to tactics such as releasing unverifiable recordings of supposed conversations with Philippine officials could demonstrate efforts to sow discord and confusion among Philippine agencies and the Filipino public. How can the DFA claim the transcript presented false narratives, when it was not a party to the approval of the new model by Marcos, which it shouldn't be since the DFA is not involved in military affairs? Yet its statement was revealing in that it has confused government agencies, referring really to itself, which has been claiming that there was no cabinet-level official that approved the new model. That's true, it was the president himself who approved it. New model. Referred to as a new model, the agreement concerns how the Philippines would go about supplying the Sierra Madre, stuck 200 kilometers away from Palawan, with a squad of Marines guarding it from pirates. However, there are only two new elements in the agreement, since successive administrations since President Joseph Estrada, including that of Benigno Aquino III, implemented a pact by which the Philippines had been sending only transport, food and water or humanitarian subsistence and not repair or construction materials that would have made the decrepit vessel a permanent Philippine outpost. The new model, however, specifies the number of vessels, one Coast Guard and one civilian vessel for each country, that would participate in the resupply mission, and the Chinese would be given 2 days' notice before it is undertaken. Yet Marcos, a few months ago, declared haughtily that if there was such an agreement, he was rescinding it. Then just last month, he said he was horrified that his predecessor, Rodrigo Duterte, had been implementing that agreement, first made in 2009. How could he forget that he authorized the Navy in January this year to follow the agreement? What is he taking? The agreement, though, was implemented only once in February, with the boasts by the armed forces at that time now appearing. Okay. So, yun na po, mga kababayan, no? Yun na po, yung medyo, naintindihan nyo ba? English, eh. No? Oh. Pero ito, babasahin natin yung transcript. Ang hirap basahin ito. Wait lang. Basahin natin. Itong basahin lang natin yung sa baba. Okay. So, AFP Westcom Chief, okay? Ang nag-uusap dito ay Chinese diplomat tsaka AFP Westcom. Ito ang pinangalanan dito, Carlos, yung Navy na Carlos, mga kapatid. So, sabi dito, yes, that is correct. First of all, we all agree to take actions to de-escalate tension in Ayungin Shoal. And I'd like to confirm the Philippine side's agreement to the proposal. The proposal was actually given to me by your side through Colonel, yan, nakatakip. So we agree to that 1+1 proposal. And I have my boss's concurrence to the agreement, to the proposal, and I confirm that. Sabi naman ng Chinese diplomat, I understand that's the result of their discussion, and of course, you will only transport food, water, humanitarian substance, subsistence. AFP Westcom, correct. Chinese diplomat. And thirdly, the Philippine side will notify us 2 days in advance. Nako po, oo. Magpapaalam pa pala tayo sa China pagka magdadala tayo ng mga pagkain doon. Ayon dito sa bagong kasunduan nila. Sabi naman ng AFP Westcom chief, I confirm that. I can do that. Okay. So, sabi naman ng Chinese diplomat, last, of course, this proposal has been approved by may nakatakip na pangalan, tapos may nakalagay General Browner, Secretary Gibo Teodoro, and Secretary Anyo. Ang tanong, ito ba ay aprobado ni Pangulong Bongbong Marcos? So now, dahil may takip ang pangalan, hindi po natin yan makikita ngayon. Pero hawak po yan ng China. Yan pong transcript na yan. So, AFP Westcom Chief, that is correct. I confirm that also. So, ibig sabihin,
Ya, ang pinag-usapan niyan mga kababayan ay nag-agree ang both parties. Ano yung pag-uusap? Okay? Yung pag-uusap, mga food, pagkain lang at humanitary subsistence ang dadalhin doon sa Ayungin Shoal ayon dyan sa bagong agreement na yan. Nakita nyo naman, di ba? Oh, yan po ay transcript noong pag-uusap sa telepono ng representante ng Pilipinas at ng China. So now, ang tanong, totoo ho ba ito? Na transcript na ito? Na pinapasinungalingan po yan ni Secretary Teodoro. Okay? Pinapasinungalingan nila, pero at the same time, nagsasabi sila na kakasuhan daw ang Amerika, ay ang China, ng wiretapping. Okay? So now, anong ibig sabihin nun? Kung kakasuhan mo ng wiretapping ang China, so ibig sabihin, meron pong pag-uusap na nangyari. Hindi ho ba? Oh, napakasimple lang po ng logic. Bakit mo kakasuhan? Kung hindi naman totoo, kung hindi naman totoo na meron talagang agreement at kasinungalingan, itong inilalabas ng ng China. So, bakit mo kakasuhan ng wiretapping kung wala naman pala? Sabi niyo wala naman. Oh. So, napakasimple lang po nito pang kahit elementary kaya to i-analyze eh. Oo. Kung pagtatagni-tagniin natin ng series of events, mga sinasabi ng bawat panig. Hindi ho ba? Kaya lang, nakakabwisit lang kasi dito, bakit ibinibintang nyo ng ibinibintang kay Pangulong Duterte. Diba? May pa-horrified ka pang animal ka eh. Diba? Horrified daw siya sa ginawa ni Pangulong Duterte na nakipagkasundo sa China, na kailangan daw magpaalam sa China ang Pilipinas bago makapaghatid ng pagkain doon sa ating mga Coast Guard doon. Pero nakalagay po dito na sila po pala ang may kasunduan at pumayag na magpapaalam sa China 2 days before nagawin ang paghahatid ng supply. Ayan oh. Oh, nakalagay po diyan oh, maliwanag oh. Oh. 2 days before. Saan ba 'yon? Oh. Sabi dito ng Chinese diplomat, and thirdly, the Philippine side will notify us 2 days in advance. Ayan po, liwanag oh. Ayun sa taas ng may itim na takip. Oh, ay nag-agree sila oh. Nag-agreehan sila oh. Ibig sabihin, may kasunduan. Ay nako. Oh, 'di ba? Ah. So 'yan, ibig sabihin, pero ngayon, ito gagawin natin. Maghihintay tayo. Ah, maghihintay tayo kung ano ang isasagot ngayon ng ating bansa. 'Di ba? Kasi ang gulo na eh, 'di ba? Ang gulo na. Kung sinunod sana, kung sinunod sana ni Pangulong Bongbong Marcos yung sinabi niya, yung mga sinabi niya noong eleksyon, noong kampanyahan, eh, hindi sana nangyayari yung ganito, hindi ho ba? 'Di ba? Oh, eh kaso nga mali or iba yung ginagawa niya ngayon kaysa sa ipinapangako niya noong eleksyon. 'Di ba? Kaya tayo nagkakagulo-gulo ng ganito. Tapos binibintang sa Duterte, yung pala sila. Eh, China mismo may gawa niyan, hindi naman tayo eh. China po mismo ang gumawa ng transcript na yan. Sila po ang naglabas niyan. Oh. Tapos may recording pa daw noong tawag mismo. Nako po. Oh. May recording pa daw noong tawag mismo. Na ibig sabihin, maririnig natin yung usapan nila. Oh. Eh, ngayon, oh. Ito ang challenge ngayon sa China. Ilabas nila yung video, 'di ba? Yung recording ng pag-uusap nila. Kasi hindi po ito makakasuhan ng wiretapping kasi hindi naman sakop ng hindi naman natin sakop ang China eh. Kung ang pag-uusap ay between Philippines and China, so ibig sabihin, oo. Yung China ay hindi nila po pwedeng kasuhan kasi nasa China 'yun eh. Hindi naman sila sakop ng batas ng Pilipinas, hindi ho ba? So, paano nila kakasuhan? Pero dito, mga kababayan, isa lang yung napatunayan natin. Okay? Mukhang may katotohanan. Ha?
mukhang may katotohanan itong inilalabas ng China. Mukha lang, di ba? Kasi ang sabi ni Secretary Gibo Teodoro, kakasuhan daw ng wiretapping yung mga Chinese. O bakit mukha kasuhan kung wala namang pinag-usapan, di ba? Ganun lang po kasimple yun.